Isa po pagpalang umaga sa atin, mga kalapatids. Ito na naman tayo para magpaikot, no? Ganda ng panahon. Parang dakarakatan, parang kaulam-ulam. So, it's about time para paikutin natin yung ating mga young bird. Yan, iba nag-umpisa ng mag-binata. Barako-barako na, kahit mga 3 months old pa lang. Ayan. Tapos samahan natin ang ating mga kak, no? Dahil yan ang ginagawa natin. Hindi natin sila sinasabay yung kak at saka hen para naiiwasang magbabad sa bubong. Ayan. So ganyan. Tapos tuturuan na rin natin itong dalawa na pinakabata. Ayan. Yung ating Terminator tsaka anak ng ating John Harden na White Grizzle. Ayan, tuturuan na rin natin silang pumasok sa trapdoor. Yan ang ginagawa ko, mga kalapatid, bago ko sila ipaluplay, tinuturuan ko muna sila na pumasok sa trapdoor para alam nila, no, kung paano pumasok sa trapdoor, hindi yung dadakmain pa natin sila sa hapon o pag gusto natin silang papasokin, ano, automatic yan, alam na nila pumasok dyan sa trapdoor. Yung ating ginawang ano, kinumbert para maging trapdoor yan. Yan, at isamahan natin ang iba natin mga ibon. Tapos iniba ko na yung paris nung ang gitbird sa akin, pamangking ko, hindi na si Batman ang pinaris ko sa ating golden checkered. Yan. Kundi si Diesel na. Yan. Gusto kong kuhaan ng lahi to si Diesel kasi maganda yung ilalabas nito. Ay, maganda palang ilalabas nito dahil mahusay na ibon. Yan. Dahil cross yan sa Taiwan tsaka sa Harden. So, kukuha na natin siya ng lahi, no? At tapos atin na rin ngayon itatalakayin, no, yung aking sinasabi sa inyo, no, na 10 to 15 kilometers distance, 360 toss sa ating mga young bird, no, na para maiwasan na sila ay ma-loss fly, especially pag sumalpok sila dun sa hindi nila mga kasamang ibon or sumalpok sila dun sa mga ibon na nagdadaanan dito sa area natin kung sakaling merong mga nagbitaw, no? Kasi dito sa amin sa Antipolo, no, pagka dito binitaw sa south, especially Quezon na yan or Pabicol na yan, ang daan yan dito sa amin sa Antipolo. Kaya para maiwasan na matangay sila, ay bibigyan natin kayo ng mga tips, no, na yung aking ginagawa. So balikan ko kayo, mga kalapatids. Ayan na nga, alam eh. Paipot tayo ang ating mga ibon, no, ang ating mga inakay kasama yung puro kak lang muna, no. Yan yung ating tumala po, hindi na po focus. Yan lang muna yung ating ginagawa sa kanila para sa ganda ng panahon, no? Yan. Tayo mag-focus itong ating ayun. Ito na. Ayaw mag-focus nitong ating camera. So, yan ang ating ginagawa sa kanila, no? Pag umagat lalo, maganda yung panahon.
Yan yung ating ginagawang paikot sa kanila, sa ronda. Yan. Pasensya na kayo mga kalapatids at medyo malabo. Di pumupokus yung ating camera ng cellphone. Ayan. Yung ating mga ibon. No. Gaya natin sila parondahin pagka sa umaga. Para lumakas yung katilang resistensya. Na mamayang patanghali naman ay yung mga hen. Pero ilan lang din kasi yung iba ron naglilimlim. May mga itlog. So, yan, medyo kulit tong ating camera ngayon. Ayaw makisama. Yan. Yan lang yung ginagawa natin sa kanila. Para kapag inat-inat, kapag exercise na yung ating mga ibon. Yan ang ating ginagawa. Kanina pa yan sila nag-iikot, hindi lang natin makuha ng gawa ng isa-isa ko yan pag pinapakawalan, no? Binubuksan ko yung kanilang mga trapdoor o yung mga pinto. Kaya nahuhuli tayo sa pagkuha ng camera dahil alam nyo naman, isa lang tayo, no? Yan. Yan sila. Ikot lang muna. Yan. Yan ang ginagawa natin sa kanila, no? Yung paluplay. Saka na natin tutuloy uli yung pagtotos natin. Dahil medyo nabibisi tayo itong mga nakaraang araw. So ngayon holiday kaya medyo libre tayo. Libre tayo sa oras. Yan. So ayan lang muna mga kalapatids. So yun na nga mga kalapatids, no? At mabalik tayo. So it's 10:20 na ng umaga. So ito na yung sinasabi ko, no? I-demo ko sa inyo kung paano ito, no? Itong hawak-hawak ko nakita nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na isang magandang tips na aking pwedeng i-share, no? Kasi ito yung ginagawa ko ngayon, no, simula noong 2017 na ako po ay muling bumalik, no. No, na-stop tayo noong 2006 hanggang 2012, tapos na-stop tayo. Bumalik ulit tayo, no, itong 2017. So, yung sinasabi ko sa inyong tips, yung 10 to 15 kilometers distance toss, no, 360 degrees dun sa ating mga young bird. No, kung titignan nyo itong hawak ko, yan. No. Isa po yung kumbaga compass, no. Kung titignan natin, ito north, south, east, west, no. Yung sa gitna niyan ay yung ating loft. No, kung titignan makikita niyo. Ang kadahilanan nito, mga kalapatids, no. Kaya sinabi kong 10 to 15 kilometers, no? Yung circle na yan ay konsidera natin ang distance ng 10 to 15 kilometers doon sa ating log, no? Kaya natin tinotos yung ating mga ibon, no? Ng ganung lamang kalayo, no? Yung ating mga young bird ay marami magandang nagagawa, no? Para sa akin kasi napaka-effective, no, para maiwasan natin magkaroon ng malos flight yung ating mga ibon, no, kasi maraming especially mga young
pansir, no? Especially kabataan, na mainimit tayo pagdating sa pag-iibon. Minsan pinipwersa natin yung ating mga ibon, no? Kaya sila ay nawawala. At marami rin katanungan, no? Bakit parati na lang silang nawawalan? O paano daw ba magpaamo o magpa-butcher ng lahat ng mga pwedeng itawag, no, sa ating mga ibon para mapabatcher natin sila o mapaikot, no, para nung sa ganun ay ating mga itos. Ang kahalagahan po nito, mga kalapatids, no, kaya tinutos ko sila ng ganyang distance, no. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay base dun sa mga aking nabasa. Kasi po nung tayo ay bumalik sa pag-iibon noong 2006, marami po tayong biniling magazine, no? Yung sa mga kalapatids magazine. Maraming mga tutorial, no? Mga tips na mga nakalagay dun, no? Kaya lang po nung tayo ay tumigil, 2012 ay binigay ko dun sa aking kapatid sa Caloocan dahil siya rin ay nag-iibon, so karagdagang kaalaman para dun sa mga mababasa niya. Oh, ang kadahilanan nito, para hindi ma-lost flight o mawala yung ating mga ibon, especially yung mga young bird, no? Minsan kasi kahit sa paikot lang nawawala sila, minsan pinapaamo lang natin nawawala sila. Oh, lagi ko po nga pong sinasabi, ang kalaban po natin kaya lagi tayong nawawalan ay yung inip. No, minamadali natin yung ating mga ibon na lumipad, na maitos, no? Kaya po karamihan ay magtataka tayo na sila ay nawawala, no? Kaya po ang ginagawa ko rito, once na napaikot ko na sila for 2 months, no, na nag-iikot sa aking log, inuumpisahan ko na silang itos. Nag-i-start tayo sa 10 kilometers. No, depende dun sa makikita nating performance ng ibon. Kasi tayo mismo, mga pansir o mga kalapatids, tayo ang nakakaalam kung gaano kagaling o gaano ka-epektibo yung ating ibon, no, na ibibigay natin yung tiwala na sakaling tos natin sila, sila ay hindi mawawala. Dahil sa katotohanan po, mga kalapatids, no, pag tayo naman po ay nagpapalupply lang, napaka-imposible yung maabot nila 10 to 15 kilometers ng raging, no? Siguro kung mga 5 kilometers ay maniniwala pa ako na naabot nila sa pag-raging kung ganun kalayo. Pero kung 10 to 15 kilometers, napaka-imposible, no? Kaya yun po ang aking ginagawa dahil nakita ko rin nung incidents na nangyari dun sa Taiwan, hindi ako kakamali, 2003, na nagkaroon ng malaking news, no? Kahit yung mga international media na hindi nagko-cover about sa pigeon, kinover nila ito dahil napaka laking event ng ginawa, no, sa Taiwan. No, biruin mo, 12,000 na piraso, more than 12,000 na piraso, no, na binitawan, no, dun sa Taiwan Bay, no? 200 nautical miles. Ang layo ng race na yon, no? At ang premyo, kung di ako nagkakamali, is $1,000,000. So lahat, no? Yung po ay derby race ng lahat ng club sa Taiwan. Ang nangyari nga pong disaster ay nung pagdating nila sa area ay nagkaroon ng malaking unos, no? Na hindi nila inaakala dahil maganda ang weather forecast nung time na yon, no? Kaya tapos pagpasya nilang yung date na yon, so wala silang chance kundi bitawan. At halos 70% or 80% ng mga ibon ay hindi po umuwi, no? Na lost flight po lahat. Iba ay nagkamatay sa dagat, mga nalunod. Ang iba ay tapad-pad sa mga ibang bansa, karatig bansa, especially sa atin sa Pilipinas. Kaya nung time na yun, dumagsa yung mga Taiwan bird sa Pilipinas, especially dun sa northern part ng Luzon. So dahil ang iba ron ay galing dun sa race na yun, ano. Kaya nag-start ulit yung mga Taiwan panchir, no. Ginawa nila yung 360,
no, para yung ibon nila ay makatanda, no? Ang kasi ang Taiwan, mga kalapatids, kung so hindi nakakaalam, ay napakaliit lang, ano, kung kukumpara mo sa Luzon, mas malaki pa ang Luzon sa Taiwan, no? Kaya ang kadalasan sila ay nagdi-derby, no? Yung mga derby race na nila, ano, yung nagko-combine lahat ng club. Nangyayari ito sa gitna ng karagatan, no? Mga 200 o 300 nautical miles dun sa pinaka-land area ng Taiwan. Kasi yun lang ang pwede nilang gawin, no? Yung sinasabing tawid-dagat. No, kung inyo pong napanood yun, ako napanood yun sa dalawang channel, Discovery Channel, tsaka sa National Geographic ng channel. No, kahit ang BBC, no? Yung British Broadcasting, no? Ay kinover nila to dahil sa laki ng event na tsaka laki, sa laki ng preview na ginawa ng race na yun, no? Ay maraming na-alarma at maraming nag-cover. So ngayon ginagawa na nila, no? Kini-360 nila, no? Sa buong Taiwan yung kanilang mga ibon para maiwasan yung nangyari ng 2003 o 2004 na karoon ng malaking disaster dun sa mga pigeon club sa Taiwan. Tanan naman yung ating mga mandirigma. So yun po. Kaya po yun, inadapt ko yun, no? Sa aking pag-iibon. Kaya lang, ginagawa ko ay mga short distance lang muna para dun sa mga young bird. Pero ang 10 to 15 kilometers mga kalapatid sa hindi malapit para sa ating mga young bird. Malayo na po yan, kaya po sinasamahan natin ang mga veterano nating ibon para mag-guide sa kanila. Ano po magandang maidudulot nitong ginagawa natin? Kasi pag ang ating mga ibon, mga especially mga young bird, sumamayan sa raging ng ating mga veteranong ibon, no, dahil dun sa mura nilang edad, no? Minsan, pag nakakita sila ng ibang pulutong ng mga ibon, especially yung mga dumadaan, nagkaling sa training, ano, o kaya ay may mga ibang nagpapaluplay din na marami, minsan napapasama sila doon, no? Kaya nga sabi sa inyo, kung hindi po mga young bird ay hindi muna lumilipad pag naging natin sa bubong, hayaan natin sila kasi nananda sila, no? Nananda sila sa area, no? Yung mga landmark na anytime na malos sila ay makababalik pa sila, no? Yan po ang kadahilanan. Kasi pag sumalpok sila, especially doon sa mga dumadaan na galing sa training, no? Maaalala nila pag lumagpas na sila doon sa distance na yon na 10 to 15 kilometers, maaalala nilang hindi na nila kasama itong mga ito. At sila ay muli babaklas para bumalik sa ating area. No? Yan po ang aking ginagawa. Kaya awa po ng Diyos ay hindi po tayo nawawalan, no? At hindi rin naman natin inaasam na mawalan. No, sabi ko nga po sa inyo, dahan-dahanin lang natin dahil yung inip ang kalaban natin kung bakit tayo nawawala. No, lalo na yung mga kabataan na biglang gusto, umikot lang ng ilang araw yung kanilang mga ibon na gusto na nilang itos. No, minsan naaaya o na nabubuyo ng kanila ding mga barkadang may mga ibon na, no, na mga gagali. Gusto nilang isabay yung kanilang mga ibon doon, kaya minsan nalulos, ano? Nalulos flight. Hindi na nakaka-uwi dahil sa mga ganung kadahilanan, ano? At may mga panseer din na gumagawa, ano? Mga kilala nating panseer na gumagawa po nitong 360 degrees na pagpupos. Kung hindi po ninyo napapanood, no? Sa mga ibang vlogger natin, meron silang mga ibon na nilalaro nila ng north at nilalaro din nila ng south. No? Magaling, no? Yung ibon flexible. Kasi alam niya na yung 360 degrees dun sa kanyang loop. Kaya nang umuwi ng south, kaya nang umuwi ng north. Kasi meron mga ibon, no? Kaya umuwi ng south, pero hindi kaya umuwi ng north. Or nananalo sa north, pero hindi pumapasok o hindi man lang nananalo sa south. No, ganun po, may mga ganun pong mga scenario, no. Kaya isa pong advice din niya, no.
na kailangan yung ating ibon ay flexible kahit saan natin sila gagawin. Kasi ako, yung ginagawa ko, pag napupunta tayo sa north, nagtotos tayo. At kung napupunta tayo sa south, south area, nagtotos din tayo. Pero parehong ibon yung ating mga tinotos at sila ay umuwi. Kasi ang kung titignan natin sa mga hayop, ang mga aso kasi, mga kalapatid, tayo po ay naging dog breeder doon. Instinct yung kanila, no? Kung ano yung ituro natin sa kanila, yun lang yung kanilang ginagawa. May mga tricks. No, kung ano yung tricks na ginagawa natin, yun lang din ang kanilang sinusunod. Pero ang ibon, memory. No? Memory ang kanilang ginagamit. No? Tsaka yung kanilang pananaw, ang tingin, no? Yung distance, ng layo ng kanilang tanaw. No, at hindi sa mga hindi nakakaalam, no, ang ating mga ibon, pag lumipad na yan sa papawid, no, almost 100 kilometers ang kanilang tanaw. No, no, ganun kalayo. No. Pero bakit may nalolos? Dahil nga dun sa familiarity dun sa area. No, hindi natin sila, hindi nila na may memorya minsan o nawawala sa kanilang memorya dahil sa bigla ang pagtutos natin. So, hindi nila natatandaan. Kaya malaking ambag din po ito, mga kalapatids. No? Yung sinishare ko sa inyo natin, 15 distance, ano? Kilometers distance, no? 360 degrees para dun sa ating mga young bird. Para maiwasan nating mawalan, ma-lost flight yung ating mga young bird dahil napaka-hirap, no? Dahil yan naman ang asam lahat ng mga panshir, especially yung mga maiinit, lalo mga kabataan, ano, na magkaroon ng inakay yung kanilang mga breeder para kanilang mapaamo, no? At maging pangarera, no? So, i-apply nyo rin, mga kalapatids, no? Yung ating konting tips sa inyo. So, kung titignan natin, yan yung loop, no? Naiikot nila yung area na yan, no? Sa pamamagitan ng pagtotos natin sa kanila. Kaya yung mga lugar na kung saan natin sila tinos, tanda na nila yun dahil dun sa taas ng kanilang memory. Kaya nga po, kahit tinos natin sila, kasi maraming nagre-race, ano? For a year, nawawala yung ibon nila pero nakababalik. Kagaya po nung na-experience ko, kaya po ulit tayo ay nakabalik sa pag-iibon. Dahil ibinigay nga po natin yung ibong mga bumalik noong 2014 dun sa kabilang road namin, no? Tapos hindi ko naman alam na dinala pala ng nililipa Batangas. No, for 2014 to 2017, 3 years, no? May bumalik sa aking isang pares, no? Na from Lipa Batangas, bumalik sa ating area. Wala na siya nakitang kulungan, kaya ginawa niya pamilyar yung lugar. Sumuot siya dun sa ilalim ng ating sasakyan. No? Sumuot sila dalawa. Una, yung isa lang, yung cock. Tapos yung hen sa bubong ng aming katapat na bahay. So, nagsalta na, huli natin sila. No? Nakita natin, no, yung eager ng ibon na bumalik. Hanggang pinagmulan. Kaya tayo pumuli ay nag-start ng ating pag-iibon. Siguro po dahil sa rin dun sa paano natin sila alagaan. Nakita nila yung paano natin sila mahalin. Kaya hinahanap-hanap pa rin nila yung bagay na yun na hindi yun naalis yun sa kanilang memory. Yan po ang talino ng ating mga kalapate, mga kalapatid. So, kaya sa umagang ito, sana may meron tayong napulot na tips, no? Susundin nyo, okay. Maraming salamat, no? Pero kung hindi naman, okay din. Kanya-kanya po tayo ng pag-iibon. Namin nga, kanya-kanya tayo ng strategy o style. O paano mag-training, no? So, ang akin lamang po ay magbigay ng mga maliliit na bagay para sa ikatututo, no? Especially ng ating mga young panshir. So, yun lamang po, mga kalapatids, no? At yung tip natin sa umagang ito, no, Bible verses, no. Encourage ko kayo, no, kung meron kayong free time ay basahin po natin yung Bible
no? Especially sa bibigay ko ngayon na 1 Corinthians, no? Chapter 13 verse 4 to 13, no? Think about love, no? Sabi dun sa bibigyan ko na mixing kaalaman, no? Sabi dun sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 13, ano? Na yung about love, sabi nga dun ay ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi naghahangad, nanggaling sa iba. Ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay hindi nagtatago, ang hindi nagnanakaw. No? Lahat ng mga pangit na bagay ay hindi galing sa pag-ibig, no? Hindi nag-iimbot, no? Hindi sakim. Yan. Ang pag-ibig ay pagbigay, no? Pagmahal, pagkalinga, yan ang bunga ng pag-ibig. Sabi nga po din sa last verse, no? Faith, hope, and love still remain, no? Pero yung pinaka-greatest, no? At mananatili magpakailanman, ito yung pag-ibig na sa atin, ano? So, sana may kung meron kayong time, no? Na magbasa rin, no? Ano nga ba ang mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa atin na mababasa natin sa Biblia, no? Sabi nga po, without Christ, we can do nothing. Saan ba tayo pupunta, no? Alamin natin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kalapatids, maraming salamat sa lahat ng pamilya natin dyan. Magpalain tayo sa araw na ito at sa pagdarating pa, no? At iiwanan ko sa inyo, mga kalapatids, ay ingat.